Bago ko simulan ng kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin ng mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. At nga pala, bago ang lahat, shout out to this following people na mga super chatter natin during live stream. Shout out kay Ma'am Len TV na ang pinili sa membership ay isang idol. Ayan oh. Maraming salamat sa mga suporta. Magandang araw o gabi sa lahat ng tagapakinig, lalong-lalo na sa inyo, Sir Alex. Madalas po akong nakikinig sa mga kwentong na ibabahagi sa programa nyo. Gabi-gabi po talaga yon habang ako'y nasa duty. Para sa akin, nasasabi kong totoo ang mga istorya sa channel na ito dahil maging ako po ay mayroon ding karanasan sa mga bagay na patungkol sa usaping kababalaghan, lalong-lalo na ang sinasabi nating aswang. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Joseph, nagmula sa lungsod ng Bacolod. Nais ko rin po sanang ibahagi sa inyo ang aming totoong karanasan sa aswang kasama ng aking dalawang pinsan na nangyari sa lugar ng nanay ko, sakop ng Escalante, Negros Occidental. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lugar bilang pagbibigay respeto. Noong gumraduate ako ng high school, napagdesisyonan ng aking mga magulang na ako muna pansamantala ang mag-aalaga ng aming mga kalabaw sa bukid sa lugar ng nanay ko sa kadahilan ng isinoli na ito ng mga dating nag-aalaga. Hindi naman po ako nagdalawang isip noon pagkat gustong-gusto ko rin ang mag-alaga ng mga hayop at para makilala ko na rin ang iba pang mga kamag-anak sa lugar ng nanay ko. Ganun na nga po ang nangyari. Doon ako tumira sa lola ko sa bukid. Nakakabagot lang kung minsan nung una kasi hindi po ako sanay manirahan sa bundok. Walang ibang makausap at napakatahimik po ng lugar ng lola ko, lalong-lalo na sa gabi. Tanging nga, mga tinig lamang ng insekto ang iyong maririnig. Pero sa katagalan ng aking pananatili sa lugar, naging close ko ang aking dalawang pinsan na sina Ronel at Tony. Minsan isang araw noon, para naman sumaya ang buhay ko sa bukid, naisipan kong sumama sa mga batugan kong pinsan na magtrabaho sa kampo o yung pagdadamo sa mga tubo. 70 pesos lang po ang sahod noon bawat araw, pero okay na yun kaysa sa wala, na kahit papano, nakakatulong din ako sa aking lola. Nakakabili naman ng bigas, ulam, kape at asukal sa bahay. Simula noon, madalas na kaming nagkakasama ng mga pinsan ko araw-araw. Hanggang sa sumapit ang panahon ng off-season o kung tawagin ng mga tao sa lugar ay tagkiliwi. Kapag ganyan, taghirap at walang gaanong trabaho sa bukid. Karamihan ng mga tao, naghahanap na lang ng ibang pwedeng mapagkakakitaan tulad ng pagbebenta ng mga puso ng saging, mga gulay, at yung iba naman ay nag-uuling. Siyempre kami noon, wala ring trabaho. Isang araw, habang nagbabakero kami ng kalabaw ng mga pinsan ko, sa hindi kalayuan may nasipat akong isang buwig ng saging na parang lakatan. Sabi ko kay Ronel, "Kaninong lupa yan dyan, Gaw? May bunga ng saging, oh, tignan nyo, malapit ng mahinog." Pagkakita niya sa saging, ngumisi ito at nagwika. "Daw ginaswerte ta subunga adlaw ba? Puwarta na nakas. Parang siniswerte tayo ngayong araw ba? Pera na yan, kas." Nagulat ako noon dahil agad niyang pinuntahan ang nasabing puno. Hindi nagdalawang isip at agad niya po itong pinutol. Sinundan namin siya ng pinsan kong si Tony at ang sabi nito sa kanya, "Kabalo ko kung sa diin nato na ibaligyan, Neil.
dito sa maninay ni mama kay Tay Tunyang Bla. May alam ako Nel kung saan natin pwedeng ibenta yan. Dun sa maninay ni mama kay Tay Tunyang. Sabik na wika ng pinsan ko. Ang laki naman ng ngisi ni Arnel noon at sinabing, Karon sa hapon mga kas, balikan nato ni. Kag kung magsirum-sirum na, dalo nato dito para nga hindi kita makita sa mga tao. Basi kun masakpan tabla, kahuruya man, kawatantin niyo sa aking. Ngayong hapon mga kas, balikan natin to. At kapag magtatakip silim na, dali na natin dun para hindi tayo makita ng mga tao. Baka mahuli tayo, nakakaya naman. Magnanakaw kayo ng saging. At yun na nga po ang nangyari. Tinakpan muna namin ng mga dahon ang bunga, baka makita ng iba. Kinahapunan nun Sir Alex, binalikan namin ito at nilagay sa sako. Dinala sa isang kubo kung saan nakatira ang sinasabi nilang si Tiyay Tonyang. Pagkarating doon, agad nagtao po si Tony. Tao po? Tao po, Tiyay Tonyang. Magbibenta po kami ng saging. Ilang sandali pa, may dumungaw na sa bintana si Tiyay Tonyang. Pinapasok niya kami, pinaupo sa munting balkonahin ng kanilang kubo. Nagwika ito at sinabing, Pila man na inyo baligya? Magkano naman yung binibenta nyo? 150 lang na tanan, Tiyay. Isa kabulig na. 150 lang lahat, Tiyay. Isang buwig yan. Pangising-ising sagot ng pinsan kong si Arnel. Hindi nalugi yung matanda sa presyong yon kasi malalaki yung piling ng saging. Sumagot naman si Tiyay Tonyang at sinabing, Ay grabe ka mahal-mahal. Kinawat man lang gani ninyo na 150 ged. Way ka muna huya. Ay grabe ang mahal. Ninakaw nyo lang naman yan 150 talaga. Hindi ba kayo nahihiya? Nagulat ako sa sinabi niya sir. Dahil tila alam niyang galing sa nakaw yung binibenta naming saging. Lumayo ako at umihi. Ginawa ko po yun kasi sa totoo lang, hiyang-hiya ako sa sinabi ni Tiyay Tonyang. Hindi kasi ako sanay sa mga ganoong gawain, magnanakaw ng saging. Maya-maya pa, habang ako'y umiihi di kalayuan sa bahay nila, may narinig akong taong parang hinihingal sa loob ng kanilang kubo. Para bang inatake siya ng hika at hirap na hirap itong huminga. Dala ng kuryosidad, sinilip ko po yung parte ng kubo kung saan nanggagaling yung taong hinihingal. Yung dingding ng bahay nila, gawa lang sa tinadtad na kawayan. At habang ginagawa ko na po yun, noong ginala ko pa ang aking mga mata, nakita ko ang isang matandang lalaking nakahiga sa loob ng bahay nila habang hirap na hirap ito sa paghinga. Naawa ako noon syempre kasi matanda na siya at ganun pa ang kalagayan niya. Para bang may malubha siyang karamdaman. Binaliwala ko na lamang yon. Noong umalis na kami, naisipan ng pinsan kong si Ronel na ibili na lang daw ng alak ang perang benta namin mula sa nakaw na saging. Hindi naman kami makatanggi noon kasi si Ronel ang medyo may edad sa aming tatlo. At yun na nga po ang nangyari. Dumaan kami sa maliit na tindahan at bumili ng 2 boteng alak o tawag ay lapad. Yung natira, binili namin ng sigarilyo chicherya. Matapos makapaghapunan, pumunta na kami ni Ronel sa bahay nila Tony at doon ay sinimula na ang pagtagay. Dakong 10:00 na ng gabi, habang masayang nagiinuman, bigla kaming nakarinig ng huni ng kutukuto. Sabi ng pinsan kong si Arnel, Aba, ang aga pa. Malapit lang yan dito sa atin, alerto kayo. Ilang sandali nun, ang ginawa ng 2, dumampot sila ng bato at yung mga kahoy na balagang o yun bang ginawang uling pero hindi naluto. Kung saan banda yung umuhuni, binabato nila ito sa baytawanan. Nagwika itong pinsan kong si Ronel at sinabi sa humuhuning nila lang na, Yoy, ikaw na?
Dito kami halin sa balay nyo kagina nagbaligya saging. Hindi ka na bala sige pangaswang kay may balatian ka na. Galisod ka na gani ginhawa. Yoy, ikaw yan. Doon kami galing sa bahay nyo kanina nagbenta ng saging. Huwag ka na sige pangaswang, may karamdaman ka na. Nahihirapan ka na ngang huminga eh. Doon ko lang nalaman na yung matandang lalaking nakita kong humihingal sa loob ng kubo ay ang asawa pala ni Tiyay Tonyang na si Juanito na isa di umanong aswang. Sa mga sandaling yon, tahimik lang ako, hindi sumasabay sa ginagawa nilang pagbato sa humuhuning nila lang sa labas. Aaminin ko sir, nung time na yon, medyo takot pa talaga ako sa mga ganoong bagay. Sa buong buhay ko kasi, doon lang ako naka-experience at nakarinig ng huni ng kuto-kuto dahil laki nga sa syudad. Makaraan pa ang ilang minuto noon, natapos na kami sa aming inuman kung kaya nagyaya na itong si Ronel na uuwi na raw kami. At dahil natatakot ako noon, tumanggi ako kasi mas malayo yung bahay ng lola namin kesa sa bahay nila. Sinabi ko na lang sa kanya na doon ako matutulog kina Tony. Dahil matapang ang pinsan namin, umuwi talaga siyang mag-isa. Kami naman, humiga na rin pagkatapos magligpit. Hindi ko na napansin ang oras noon. Hindi ako nakatulog sir dahil biglang sumakit ang tiyan ko. Gustong gusto ko nang ilabas ang sama ng loob ngunit natatakot akong lumabas ng bahay mag-isa. Ginising ko ngayon si Tony upang magpasama sa kanya. Wala rin po kasi silang CR at tanging sa mga kalibunan lang o yung mahahabang talahibang nagsisilbi nilang palikuran. Pagbukas namin ng pintuan, nagulantang kami sa aming nakita. Bumungad sa aming harapan ang pinsan naming si Ronel. Nakahandusay sa labas ng pintuan at duguan. Agad namin itong ginising at pinapasok sa loob ng bahay. Noong nakapagsalita na siya, paos ang boses niya. Pagkukwento niya sir, habang naglalakad siya pauwi, sa kalagitnaan ng daan, may naaaninag siyang isang tao sa unahan na makakasalubong niya. Kinuha niya ang sigarilyo sa bulsa. Nung nasa harapan na niya ang tao, nagtanong siya kung pwede bang makisindi ng sigarilyo. Matapos niyang sabihin yun sir, walang kung ano-ano sa isang iglap. Bigla na lang siyang dinumog nung nakasalubong niyang tao. Hindi niya makita ang itsura dahil sobrang dilim ng paligid. Pero ayon sa kanya, isa umano itong aswang kasi mahahaba ang kuko dahilan ng pagkasugat niya sa leeg at mga braso. Habang dinudumog siya ng aswang, nakapa niya ang isang bato at agad niya itong pinukpok sa ulo. Binitawan siya nito at nung nakatayo, wala nang sinayang na oras at kumaripas na siya ng takbo, pabalik sa bahay nila Tony. Ang isa pang ikinagulat namin nun sir, nung naroon na siya sa bahay, katok umano siya ng katok at nagsisigaw pa sa may pintuan na maos na lang ang boses niya ngunit parang hindi raw namin siya naririnig. At dahil sa panghihina, doon na ito bumagsak at nakatulog. Hindi ko maintindihan. Hindi ako halos makapaniwala kasi hindi naman po ako nakatulog nung gabi na yon at wala talaga akong narinig na sigaw o kahit katok man lang. Siguro, may ginawa ang aswang kung bakit hindi namin siya narinig. Buti na lang talaga sumakit ang tiyan ko. Pamamaraan din siguro ng anghel upang makita namin ang pinsang si Ronel. Kung hindi nangyari yun sir, malamang ikamamatay yon ng pinsan ko gawa ng may mga sugat ito at mauubusan talaga siya ng dugo. Sabi niya, walang ibang gumawa sa kanya noon kundi yung asawa ni Tiyay Tonyang, si Juanito. Ngunit hindi naman po kami makaganti kasi walang ebidensya. Pero dahil sa pangyayaring yon, nalaman ko ang istorya tungkol sa asawa ni Tiyay Tonyang. Sabi ng mga tao, napakabantog daw na aswang sa lugar ang matandang ito. Hindi lang siya kundi, tatlo umano sila ng mga kapatid niya.
Lahat ay puro mga bantog na aswang. Pero hindi ko na po naabutan ang dalawa niyang kapatid dun, sir. Yung isa, ayon sa mga kwento ng mga tao roon, yung kubo niya raw po, sir, ay itinayo sa taas ng kawayanan. Minsan na umano itong nakapambiktima ng bata sa lugar at naaktuhan pa siya kung kaya yung bahay niya raw po sinunog ng mga tao pero hindi siya nasali sa sunog na yon. Nakatakas daw po ito, lumaya sa lugar at hindi na kailanman nagpakita. Nalaman ko rin, sir, na itong si Tio Juanito pala kaya naging bantog din sa lugar ay dahil minsan na pala itong nahuli ng tiyuhin ko. Yung bahay nila, Tio, nasa ilalim ng pangpang yon sa gilid ng sapa. Bandang alas 7 ng gabi, namataan niya si Juanito na parang nagmamasid daw sa bahay nila. Nung time na yon, buntis ang asawa ng tiyuhin ko. Nilapitan niya ang matanda at tinanong kung bakit siya andon. Sumagot ito at sinabing nangunguha raw siya ng awis. Yun po yung maliliit na suso na kulay itim. Pero ang tiyuhin ko, nagduda na agad sa kanya kasi alam nilang may sakit ito. Hindi na makabangon sa higaan at ang layo-layo pa ng bahay nila. Nagbitaw ng salita si Tio sa kanya. Sinabi nito na nire-respeto niya umano ang mga ito pero sa oras na pakialaman ng pamilya niya, pagsisisihan daw talaga nila sabay talikod ni Tio sa kanya. Natakot din siguro kung kaya hindi na muling nagparamdam at nagpakita sa kanila. Lumipas ang isang taon simula nung inatake ang pinsan ko. Namatay po si Tio Juanito. Siguro may tumanggap na sa binhi nito. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat po sa inyo. Ako pong muli ito, Joseph ng Negros Occidental. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga members ng ating channel. Unang-una sa bagong nag-renew ng kanyang badge, si Mama Rose Ulalia. 6 months member na po si Ma'am. Ayan, maraming salamat po. Kay Errol Bugoy na 8 months member na sa bagong nag-join na si Ma'am Arlene Aklan. Ayan, thank you po. Kay Alvin Samsona na 2 months member na. Kay Christine Olzo na 9 months member. Kay Reyna Grandia Charigel Tulod, kay Sock Sergeant Creepy Tales na 4 months member na. Kay Len TV na 7 months member na, isang idol. Ayan, bisitahin at suportahan po natin si Ma'am. Kay Jacqueline Jose na 4 months member na. Kay Mitch Iasas, kay Bayot Ako Pero Rakista na 5 months member na. Bisitahin at suportahan din po natin si Bayot. Kay Jovi Taghap na 4 months member na. Jonelyn Bio na 5 months member. Will Matambuyat na 7 months member. Kay Lady Jackson na 5 months member na. Unix Sino na 1 month member. Kay Ging Cordova na 1 month member na rin. Kay LCD Acosta na 7 months member. Kay Jason Laurinio na 2 months member na. Jonizel Alviola na 5 months member. Kay Night Shift Horror Stories na 3 months member na rin. Ayan, bisitahin at suportahan din po natin. Kay Sarah Brightman na 5 months member na. Kay Lovey Delry na 4 months member na. Jackie Jose na 4 months member. Kay Burns A na 6 months member na. Kay K-Hope Riker na 7 months member na. Tals 2015 Katahom na 9 months member na. Kay Darlene Cabatuan na 8 months member. Kay Angel Flores na 9 months member na. At kay Miss Puerto na 9 months member na rin, no? Ayan. Taos puso po tayong nagpapasalamat sa inyo guys sa mga suporta po ninyo. Sa mga gusto pa pong sumali, i-click nyo lamang po yung join button sa channel natin. Kung nagugustuhan ninyo yung mga badge and perks, huwag na po kayong magdalawang isip na sumali. Pumili lang kayo doon kung ano yung mode of payment na gagamitin nyo. Pwedeng regular load or mga card, no? So nasa sa inyo na po yun. Yung pinakamababang membership ay 49 pesos lang po pang masa. Oro shoutout na po kayo pag kayo'y sumali, no? So ayan.
Again, maraming salamat sa mga suporta ninyo. At syempre sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo mga kaibigan. Unang-una kay Christy Harm, first commentator, pangalawa kay Jason Laurinho, pangatlo kay Liardo Evangeline, pang-apat kay Jap Santos, kay Imelda Reyes, Arnie Tubacay, kay Rexy Abergas, Min Ping, kay Jenny Ambrosio, kay Luna Luzada, Reyna Grandia, Story Hikes of Thoughts, kay I Love You Dobayot, kay Filipina Palsario, Ophelia Yasin, kay Carmelita Mabanag, kay Liklik Buliklik, Jude's Evening Star, kay Zandra Di Latina Miranda, kay Kaneng, I Am Bot, sa simut-simhot na lingaw ko, kay Arturo Bax on the Mix, kay Rose Olalia, Christine Olson, Liza Sialonga, kay Jesly Lapori, Elmer Vergara, kay Errol Bugoy, Helen Johnston, kay James Kai Solon, Norberto Grill Real, kay Ging Cordova, Mary Asilar, kay Norjena Ibrahim Timan, kay Maricel Naadat, Gina Kalunod, Dick Tilaok Stories, kay Remely Kaskayan, Mahal Coronel, Sarah Brightman, kay Casper Stories YouTube, kay Luna Ray Perez, Rosil Divino, kay German Marasigan, Lynn Salcedo, kay Jovi Uberos, kay Wilma Pascual, Jason Pagayon, kay Creepy Stories Tagalog, kay Danilo Batitang, Jennifer Erriman, kay Lizzie Lizzie, Jackie Jose, kay Red Rosal, kay Cherry Kobe, kay Victor Amata, Luisito Castro, Sid Vicious, at kay Michelle Cusay. At sa lahat ng mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago't nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa suporta ninyo dito sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.